So ayan na nga guys, today is Sunday. Kumuha tayo ng ATM natin. Almost ano din to, a month ko din na inasikaso kasi pabalik-balik tayo dito sa bangko. So yun, tataas lang natin camera kasi nababayuli tayo sa pagkuha ng mga rabo, bawal yata ang videoan sila. So ito, ang kagandaan dito guys, kapag kukuha kayo ng mga favors, kukuha kayo ng yan lang bangko, saka ng ibang lalakarin, isang ID lang yung gagamitin nyo rito, yung nilakad nyo na ID ito. Yan. Tapos, passport, yun lang. Pero sa ibang processing guys, sa mga ibang proseso, ano lang yung gagamitin nyo dyan? Itong ID lang na to. Yan. Tapos, yun nga, ATM natin, nakuha na natin, Bank Muscat. Dito natin kukunin yung sahod natin. Which is yung unang month na sinahod ko, partial, binigay nung amo ko na pinadala muna sa ATM ng kasama ko. Pero ngayon, itong end na darating ng April, dito na darating sa bank natin. No? So yun, update ko lang kayo. No? So makakasahod na tayo ng sarili natin sa ATM. Yun. Kasi kailangan dito lahat ng, ayan, tawid tayo. Lahat ng processing dito, like pagbili ka ganun, ATM din ang ginagamit nila. Tapos kapag hahanapan ka nila ng documents, yun nga lang yung sinasabi ko, ID lang yung pinapakita rito. Hindi ka tulad sa Pilipinas, no? Like sa mga money remittance, may pinakita na ako na passport, may pinakita na ako na PhilHealth, hindi pa rin nila accepted, no? Napakapangit talaga ng admitted natin sa Pilipinas. Pero dito, isang ganito lang, kung magpadala ka, mag-receive ka ng money, yan, isang ID lang. So magandang ano nila dito, isang ID lang yung kailangan nila. Ngayon, nagtatanong sa init, medyo mainit, parang tanghaling tapat sa atin, pero mahangin nga, yan. Lalakad ako kasi from the Bank Muscat, malayo yung accommodation sa kanyang shop natin. So, lalakad tayo. Parang ilang kanto rin ilalakarin natin. Diyan. O, hindi ka tayo pwedeng mag-video ng mga tao dito kasi yun yata yung na-violate ko sa Oman Airport. Na-violate ako ni YouTube, kaka-video. Bawal yatang makuha na ng mga rabo with the authorized. So yun, update ko lang kayo na ang pag-process dito, ang pagkuha ng sahod ay through ATM. Yan, ATM na tayo. So, na tayo. Tapos ang kagandahan pa guys, through ATM at meron kayong bank account sa Pilipinas, parang hindi na kayo pumila sa mga remittance sa napaka-hassle ng ginagawa nilang magpipirmahan ka pa, kesyo daw malaki yung perang i-receive mo, kailangan pa ng identification na marami, no? Pinapakuha ka pa ng tawag dito, voter's ID, police clearance, ganyan. So, i-inform ko lang kayo na pwede kayong mag-transfer ng kunyari, sumahod kayo dito sa Bank Muscat. Tapos parang ako, may account ako sa Pilipinas. Pwede ako mag-transfer sa account ko sa Pilipinas through this account, bank to bank. Same din yung deduction. Kasi nakapagpadala na ako nung end of March sa asawa ko, which is partial na binigay nga sa akin. Almost 350 din yung binawas. Pero sa iba, malaki pagka remittance, umabot yata ng 400 something ganyan. So less hassle pa kasi pindot ka lang sa ATM mo, makukuha mo na yung pera. Hindi ka tulad sa money remittance, ang dami pang hinahanap. So yun lang yung update ko sa inyo mga kabil. So uwi na tayo sa accommodation natin, tapos back tour tayo. So yun, update ko kayo after ng Ramadan. Mga ilang araw yata kami walang pasok. Yun, mainit dito. Tapos naranasan ko rin naglakad dito ng lumabas ng alas 2, sobrang init, para kayo nasa Pugun. Kaya kung nasa Pilipinas kayo, pasalamat na kayo sa init dyan. So yan, saw lang mga kabilib.